group chat natin, no? Parang ano natin, tayong, pwede tayong mag-chat doon tayo. Pwede niyong subukan yun mamaya, no? Pero i-build natin siya from the scratch. Yun. Para malaman yun kung ano yung mga widgets na kakailanganin. Yung mga ganun guys, no? Ayun. So, start na tayo sa training natin. So, start, share ko ng screen ko guys. So, open natin yung Android Studio natin kahapon. And then, yun, tanong ko lang rin guys, ready na ba yung Android Studio nyo rin? Naka-open na ba? And kailangan din natin ng emulator, no, or physical device na pwedeng gamitin sa pag-test. Okay, so tanong ko lang rin, pa-type ng one sa chat box kung naka-open na yung mga IDE natin and ready na yung emulator. So nasabi ko nga kanina, no? So kahapon nag-set kinonnect natin yung Firebase project natin sa Flutter project natin. And ngayon, able na tayong gamitin yung mga services ni Firebase. Ay mga tools ni Firebase like Cloud Firestore at saka Firebase authentication, no? And dito, no, every time na binibuild siya, So kahapon nag-try tayong mag-insert and nilagay natin siya dito before sa pag-build. So saan na ba yun? So bali naglagay tayo kahapon dito, no, ng parang pag-i-insert. Ayan, ito guys. Ayan, every time na i-click pala yung button is may papasok tayong document sa loob ng books na collection. So ganito lang guys, no. Parang ito given na to na meron 'yan para ma-access natin yung mga functionality ni Cloud Firestore. Tapos i-locate lang natin yung reference kung saan nakalagay, kung ano yung collection na gagalawin natin. Pero dito sa code na to, ang gagamitin daw natin is books, no. Parang dito tayo gagalaw. Then dito, para mag-add tayo ng panibagong document. And then yung key and value pair niya is title and Java programming. So makikita nyo dito guys. Ayan. So dito, may mga nadadagdag nga, no. So, try ko lang ulit na i-delete ko na ulit guys. So kung gusto nyo mag-delete ng buong collection, click nyo lang to kasi nagpo-pertain to sa buong laman ng ano, no, ng collection natin, which is yung books. So may compare natin to dun sa SAMP or PHP may admin, parang table to. So ulit-ulit tayo ng bago, no. And para ma-sample natin yung kung paano mag-insert, update, delete and paano natin magamit yung Firebase authentication. So dito na pwede natin i-delete yung buong collection natin. So parang i-delete na natin yung buong table. Ayan. So confirm. So time lock natin. So gawa ulit tayo ng panibago. So halimbawa, users, no? So gawa ulit tayo. And then, actually, kahit dito lang tayo gagawa ng collection natin sa code. Dito, pag mag-insert tayo, pwede na rin tayong gumawa ng collection natin dito, no? And then dito, so balik tayo dun sa app natin. So ngayon, try natin gumawa ng ano guys, ng registration. Para ito na yung magiging login form natin, no? Then gagawa pa tayo ng panibagong registration. Ngayon guys, madali na lang gumawa ng registration kasi meron naman na tayong define na mga bagong, na mga custom natin na widget like ito, ng input natin na to. So madali na lang natin ito magagawa. And then pati na rin yung button. So bali, madali na rin natin ito magagawa. Paste lang natin. Parang kaka-paste lang natin kung ano yung ginawa natin dito sa button, no? So try natin gumawa and try natin mag-register. I mean mag-register then try natin mag-login.
So, balik ulit tayo doon sa project pane natin, no, dito. And then, dito sa loob ng lib folder. Ayan, guys, kung nakaganito yung sa inyo, naka-Android type siya, ibig sabihin, naka-focus lang siya dito sa Android. Ang piliin natin is itong project type para lahat makita natin, no, including yung IIS. Then, dito na rin natin makikita yung lib folder. And then dito guys, gawa tayo ng panibagong Dart file ulit na pangalanan natin registration. Yan. Okay. Yan. So pag nakagawa na tayo guys, syempre ang first na gagawin natin dito is magde-define tayo ng custom natin na widget para may i-access, para pwedeng ma-access nito. Ito, itong ginawa natin doon sa ibang file, no? So, diba, class. Tapos, register screen. Extends stateless widget. So, gagamit na lang rin tayo dito ng stateless widget kasi sa tingin naman natin, walang pagbabago dito na mangyayari sa ating register screen. Kaya kung mas mainam, kung hindi nyo naman gagamitin yung ano, mga set state, gamit na lang tayo ng stateless widget, no, para actually kasi mas maganda yun and mas efficient yun sa code. And isa rin yun sa mga best practices, no, kung kung siguro nag iniisip niyo rin yung performance ng user, or I mean yung performance ng app niyo dun sa iba't ibang device niyo. So kasi mas maganda tong stateless widget eh, compared sa stateful. Yun guys. And then, dito magre-return lang ulit tayo ng another na naman na widget. So, tulad nga ng sinabi ko, yung scaffold is parang ano siya, mako-compare siya dun sa empty na page or screen, no? So, parang yun yung pinakaunang building blocks sa panibagong page, yung scaffold. Then dito, pwede tayo mag-set ng app bar natin. Ayan. And then dito, guys, so ito, no? Ito yung landing page natin. So, pwede na nating i-copy yung ginawa nating app bar dito para mas mabilis, guys. So, yan. Copy lang naman. Copy lang natin kasi same lang rin naman sila. And then, ibaan na lang natin kung ano yung app bar title, no? So, lalagay natin dito is bawa, registration page. Ayan. Okay. Then, dito. Isipin natin. Nandun na pala. And then dito is then dito guys is kailangan natin ng kailangan ng isa kong ganito. Okay. Isin lang natin guys yung code natin. Ah, okay. So, ganito pala. No? So, kailangan pa ng isa. Isa pang for text. Ayan. And then, ito naman yung sa app bar. Ayan. And then, comma natin. Yeah. And then yan, so na-declare na natin yung ano, no, yung app bar, na-declare na natin yung ibang page. So magko-comma lang ulit tayo. So ibig sabihin dun sa page na yan, meron na siyang app bar. And then kung ano na yung magiging content ng page na yan. So si scaffold may property siyang body. Pwede tayong maglagay dito ng widget na naman. Pero ang gagamitin nating widget dito, siyempre yung container para mas maganda. Kasi pag container, pwede tayong mag-set ng padding, height, width, ganun later on. Mas kontrolado natin yung parang body ng buong page natin, no? Then dito sa child, siyempre column para ma-layout natin yung mga ano natin pa vertically yung ating mga widget. Yan. And then dito guys, is i-adjust na rin natin yung ating height. I mean height para maging ano siya, maging match siya ng parent niya. So,
Yan. Yan. And then, syempre itong column is marami siyang mga child. So, children yung gagamitin natin dito na property niya. Ayan. So, dito kailangan rin natin gumamit ng ano guys, no, ng image para syempre may logo din yung image natin. So, dito. So, ano tayo ng image guys? So, hanap tayo ng logo for registration. Tapos, gagamitin natin dito yung ano guys, yung image that network na ano no, na widget. Ay, magandang logo dito. Ay, so siguro okay sa yan, copy paste lang natin guys. Tapos gamit na tayo dito ng image.network na widget para magpakita yung image no. And then ano guys, mas maganda rin siguro kung lahat ng mga child ng column is position sila sa gitna no. So dito gamit tayo ng cross axis alignment natin kasi pa horizontal yung kailangan nating center no, left to right, left to center ganun or right to center. So gagamit tayo ng cross axis alignment kasi yung column is vertical siya, yung cross axis niya is horizontal. So gamit tayo dito dot center. Yeah. And then siguro to yan. So pag may na-declare na tayong image diyan, maglalagay pa tayo ng another children nito nitong column natin. So siguro maglalagay tayo ng pagitan nila na space sa ilalagay nating susunod na widget. So maglalagay tayo dito ng size box. And then siguro yung height niya is 30. Yan. Ang gawin nating 25. Yan. And then lalagay tayo ng text no na siguro sign up. I mean create na. And then, style na rin natin guys kung anong gusto nating style niya. So, halimbawa yung style nito is, yung font size niya is siguro 16. Tapos, yung font, yung color niya naman is siguro gray na lang. And then, yung ano niya guys, yung font weight niya is siguro na ang ating call. Ayan guys. Ayan. So, okay na no? Nakagawa na tayo ng kahit papaano ng page ng magiging registration screen natin. So, balik tayo dito sa main. So, ang gagawin natin is maglalagay pa tayo dito ng text no? Maglalagay tayo ng dito. Nalagay tayo dito ng text na sign up. So, lagay tayo ng text dito. So, dapat meron din pagitan no, yung button natin. So, insert natin this. Lagi nyo nag-detect. Ah, okay. So, center pala. So, dito. Yan. And then, dito maglalagay tayo ng size box natin no, para may pagitan yung button natin. Kasi nalagay natin yung text na sign up dun sa baba ng submit button natin para dun sa login. Kaya siguro maglalagay tayo dito ng another na naman na ano, parang spacing nila. So, lagay natin dito is 30. And then dito, text na widget ulit. Tapos, sign up. Siguro, gayahin na rin natin yung mga nagpapakita or nakikita natin sa ibang ano no, a mobile app. Then style na lang natin to kung ano yung gusto nating maging style niya. Text style. Ayan. Tapos font size niya is gawin natin 17. And then yung color niya gawin natin color black. So, center ba to? So, I think
Magiging pupunta to sa left side eh. So try natin guys. So try natin. Cut reload. Ayan. So may kita nyo guys, nag-umpisa siya sa left kasi yung cross-axis alignment natin ng column nasa start. So left siya mag-umpisa. No? So mas maganda siguro kung ito is git na natin. And doon na papasok si ano no, si center na widget. And then kung mapapansin natin, sobrang konti lang yung space nila or agwat nila dito sa submit mode. Mas maganda siguro kung mas malaki. And so lakihan pa natin. And then itong text widget natin, i-wrap natin siya sa center na widget para sa ganun is cementer siya no. So wrap with widget. Ayan. So ngayon, dapat maglagay tayo ng ano dito ng on-press trigger para malaman niya kung napipress tong sign up or tong text na to no, para pupunta siya sa next na screen natin. So, ang maganda doon is itong text widget natin, ilalap natin siya sa gesture detector na widget para doon natin ilalagay yung function natin sa on-press na magpupunta sa ibang page or ibang screen no. So itong text natin kailangan natin itong i-wrap sa panibagong widget ulit na gesture detector na widget. So nasubukan na natin 'yun nung isang kahapon. So ito, alt enter lang natin guys. And para ma-catch natin yung mga ano on press dito sa text na widget natin. So wrap with widget. So dito guys wala si ano no si gesture adapter. I mean gesture detector. So wrap with widget muna tayo. Ayan. And then ito palitan na lang natin ng gesture detector yan. And then dito guys maglalagay tayo ng property ng gesture detector na on top para makuha natin na malaman natin na kiniklik ng user yung text na widget natin or yung child ni gesture detector. So dito, gagamit ulit tayo ng navigator. Yan, navigator.off. Okay, off. And then push. Yan. So dito may pwede natin ma-set kung ano yung gusto nating gamitin na na page route, no? Pwedeng Cupertino page route or material page route. Try natin yung Cupertino. Yan, parang ito yung magiging animation niya, no? Sa pagpupunta niya, pagpupunta siya sa ibang page. So dito, de-declare na natin yung page na pupuntahan niya. Yan. So ang page niya, ang class na gagamitin natin, yung class name or yung widget name na nagawa natin is register screen. Ito. Automatic na rin siyang maano guys, ma-import dun sa taas. So ngayon guys, pag nakiklik na yung ating ano, ating text na no account tapos sign up, pumunta na tayo sa next page or dun sa registration screen natin. Okay. And then ang next natin na gagawin is try natin this. Yan no? So hindi tayo pwede mag-submit. Pero pag clinic natin yung sign up, yan. So pumunta na tayo dun guys. So hindi lang maayos yung ating bigyan yung nakuha nating ano guys. Nakuha nating icon. So balitan natin. Ito pa rin nagpakita kay. Try natin. Ah, ito. Oh, okay ito. Natin. Ito guys, mukhang okay siya. Tapos, punta ulit tayo dun sa registration natin na page. Tapos, palitan lang natin tong URL niya. Ng bago. Yan. So, control V. So, tingnan natin guys. No? Ayun. So, ganun. Ganun na yung pinapakita niya. Yan.
And then kung mapapansin natin yung ano, back ng registration page natin is hindi nagpapakita. So bakit kaya hindi nagpapakita? So, tingnan natin dito. Ah, okay. So dito pala guys is wala pa tayong nalalagay na ano no, na icon niya or yung leading icon nitong app bar natin. So dito magde-declare tayo ng leading. So may leading siyang property no. So dito pwede tayong maglagay ng icon button. Yan. And then yung child naman yung icon na property naman nito is required kaya maglalagay tayo sabi niya. And yung pati na rin yung on press. And then dito sa on press syempre ang purpose ng back button pupunta siya sa ano sa nakaraang page or dun sa previous page. So may gagamitin tayong ano doon navigator ulit pero magpa-pop lang so parang i-dismiss na lang yung ano yung pumatong na screen. So i-dismiss na lang. And then dito lagay na ulit natin, tuloy na ulit natin yung icon. So dito may pwede tayong mamili ng icon natin. And then dito sa loob, gamit tayo dito ng ano guys ha, icon na widget. And then dito, pwede tayong makahanap ng mga icon. So parang colors din siya pag pinayip natin yung icons, pwede tayong mamili kung ano yung mga icons na pwede. So back. So gaya natin to arrow back ng Android. Ayan. So set na rin natin yung color no para mas baka ang default color nito is black. I mean white. Dapat black siya para makita pa rin siya. Ayan. So yun guys na nagpapakita. And then kapag tinik natin yung back, ayan. So pwede rin naman natin gamitin yung ano guys, yung icon lang. Ang purpose kasi ng icon button para magkaroon siya ng ripple effect. Ika ganun yun, may ripple effect siya. Na actually for Android yun yung ripple effect niya. Pwede rin naman ganun kung gusto nyo icon lang pero wala siyang ripple effect pero yun. Parang mas maganda kasi siya no? Na pag may ripple effect. And then dito guys so maglalagay na tayo ng registration natin for users. So dadagdagan lang natin yung column natin na widget. And so may mga nailagay na tayo no. Then dito, and then balik ulit tayo dito sa code. Tapos, syempre maglalagay pa rin tayo ng size box dito. Tapos, ang magiging height niya is siguro 20 lang rin. Then dito guys, so maglalagay na tayo ng input natin. May nagawa na tayong custom natin na input, no? Ready na natin gamitin yun. Ang gagawin na lang natin is gagamitin siya. So custom input. Meron na tayong naigawa. And then nagre-required siya ng controller tsaka label. So dapat, ano ba yung ilalagay natin first dun sa registration natin? Dapat may email, no? So magre-declare tayo dito ng email na controller. Editing controller yun. Email. Then another siguro na naman for ano name. So siguro name controller. And then another na naman siguro for or password. Password no? Password controller. And then another na naman for ano for confirm password. So bale ang gagamitin nating input is apat. So dito may na-declare na tayo so gagamit tayo ng email controller. Tapos yung label niya is email. Then, another na naman na custom input. So, gamit tayo dito na name controller.
full name, lagay natin. And then another na naman na custom input for password. Yan. And then, lagay natin dito ng password. And another na naman, yung confirm password. No? Password. Try natin, guys. Ayun. So, ano, nasobrahan na siya dun sa layout niya or dun sa view. So, ang gagawin natin dito, guys, itong si column, i-wrap natin siya sa single child scroll view para maging scrollable siya, no? Para may pakita niya lahat ng mga view niya. O widget. So, scroll view. Single child scroll view, guys. Yan. Ayan, guys. So, makikita nyo, dikit na dikit pa rin. Kasi hindi tayo gumamit ng padding. So, kaya tayo gumamit ng container dito is yun, para makagawa at makagamit tayo ng padding natin. So, dito. Padding. So, edge. Let's dot all na lang natin ng 16. So, sa lahat ng sides, magkakaroon tayo ng padding. So, sa tingin nyo, okay na ba ito? So, lakihan na lang natin. Gawin natin 20. Ayan. And then, next is, gagamit tayo ng so button ulit, guys, no? Dito. So, punta na lang tayo dun sa main.dart file natin para makita kung ano yung naging design natin dun ng button. Ayan. And then, pwede na lang natin siyang i-copy, no? And actually, pati na rin itong so kahit wag na yung animation. So, ito na lang material button. So, makikita nyo rin naman kung hanggang saan yung material button, no? Meron siyang palatandaan. So, ito siya, guys. Ayan. So, copy-paste lang natin. Then, punta tayo dun sa registration screen natin. And then, i-add natin yung button. Then, dito, ayusin na lang natin, no? So, hindi muna natin ito kailangan. Ayan. Guys, and then dito, ayan, sign up. Lagay natin ang sign up na button. Then, palitan na lang siguro natin to ng color. Gawin natin green. And then green din to. Then lakihan natin yung font width niya. Gawin natin 800. Then pala tayo dun. Then pakita natin yung output. Ayan, guys. Oops, nasobrahan ng view. So, mapapansin nyo, wala pa naman siyang validator. Kasi, dun sa, hindi, yung mga text field natin, hindi natin nirap sa, ano, sa form na widget. So, kailangan natin gumamit ng form na widget dito. Para matitect natin kung, ano, kung validated ba yung mga bawat text field natin dito, no? So, dito, guys. Yan. Silang natin. And then maglalagay pa pala tayo ng ano, kung mapapansin nyo masyadong dikit na dikit, guys, kasi no, yung pinakahuling ano niya hanggang sa bottom. So dito maglalagay pa tayo ng size box natin na height na siguro 25. Ayan, guys. Wala pa naman siyang nagagawa to. Kasi wala pa naman tayong validator dito, no? Kaya dapat meron tayong validator dito para mas maganda. Pero okay lang rin naman kahit wala. Pero gawin na lang natin, gawa tayo ng validator. So dito is itong column natin. I-wrap ulit natin to sa panibagong widget na form, no? So Alt-Enter lang natin. Yan, para rapid widget. Wala namang form dito. So, ito na lang, rapid widget. Then, pilihin natin yung form. Ito.
And then syempre parang dun sa kanina sa main.dart file natin. And kailangan natin mag-set ng key, no? Kasi yung form na widget meron siyang property na key. And then dito mag-set tayo ng key. So parang ganito yung pag-i-initialize tsaka declare natin ng key, no? So pwede na natin to i-copy. So final siya kasi wala naman ng pagbabago. Actually kahit itong mga to pwede na natin i-final, no? Wala. Hindi naman na magbabago yung value nito eh. Text editing controller pa rin. Pag i-re-initialize siya, yun na. So final, ibig sabihin constant na siya. Wala na magbabago dito sa variable na to. So mas efficient din siya actually. Kung gusto niya ng best practice. Kung alam niyo yung isang variable na yun, is hindi niyo na ma-re-initialize ulit. Pwede niyo siyang i-declare as final or const. Para... Kasi doon sa memory ng phone, ano ba doon sa memory ng phone natin, mas ano siya, naka-fix na, hindi sabihin hindi na magbabago, no? Kung saan nakalocate itong mga ano na to, itong mga variable na to. So balik tayo doon sa registration natin. And then dito, kaka-copy-paste lang natin yun, no? So ganun nga yung gagawin natin guys, gagawin natin final itong mga to. Final. So parang ano siya, sa kung nagja-java tayo nun, may final na keyword. And then dito guys, gamitin na lang natin yung key nun sa na ginawa natin. Ayan. O form key pala. Form key guys. Ayan. Ayan no. And then dito, pwede na natin gamitin yung parang ginawa natin dito sa submit. Pwede natin i-check yung current state ng form key natin kung validated ba o hindi. Kung so dito, bawa dito guys. So dito guys is sinang natin. So dito, punta tayo ulit sa registration natin. And then dito sub click sa on press ng sub sign up natin na button. Dito natin gagamitin yung form key, no? Kung validated din natin malalaman kung validated o hindi yung form natin. So gamit lang tayo ng is dito. Tapos kung yung form key natin and yung current state niya is validate. So maglalagay lang tayo ng ano dito kasi daw nagrereklamo tong validate kasi baka yung current state is isa siyang null, no? So maglalagay lang tayo ng ganito para ma-make sure na kahit null to, force pa rin na i-gamitin tong method na validate. Tapos kapag ano, validate siya, ibig sabihin walang problema sa mga text field natin. Kasi kung maalala nyo, naglagay na tayo ng mga validation bawa text field. So kapag walang mali dito sa validation natin, proceed na tayo dun sa registration. Pero kapag meron, magpapakita tayo ng easy loading na that show easy loading. So kailangan mo nating i-import yung package that show error tapos is complete the form registered. Ayan. So, try natin. Control S. So, hot reload. And then, click natin yung sign up, no? Dito. And guys, so, na-validate na yung form natin na may mga hindi pa tayo na-fill upan. So, kailangan natin fill upan. And then, dito naman sa password, guys. Tatagal at on and off na rin natin to. So nakikita natin kung ano yung mga nilalagay ng user na password niya. Yan, no? Yan. And then ready naman na rin tayong kunin yung mga value nito pag success yung validation ng form natin. So ibig sabihin ready na natin siyang i-insert sa Firestore natin and ready na natin siyang i-register dun sa Firebase authentication ng Firebase project natin. Pero bago tayo mag-proceed, tanong ko lang guys, may tanong ba tayo? Or nasundan ba natin? O masyadong mabilis? We can use our chat box para
sabihin yung mga katanungan natin. So, how about sa SB Live po? May tanong po ba tayo? So, yun. So, I hope na sundan natin, guys. No? So, bali, guys, dalawa lang gagamitin natin ano dito ni Firebase. No? Firebase Service o Tools, which is yung Firebase Authentication at yung Firebase Cloud Firestore. Kaya yun lang dalawang gagamitin natin for now. No? Then, proceed na tayo. So, kung okay na siya, kung nakapag-input na tayo, no, okay na yung form natin. Dito is gagamitin na natin yung Firebase Authentication para i-register yung ating user gamit yung email and password na nilagay niya. So, kung gusto niya rin i-check dito, no, kung equal ba yung password sa confirm password niya. So, dito rin natin lalagay. So, if password controller.txt that equal to confirm password controller.txt. Ayan. Kung equal sila, proceed tayo dun sa ating registration. Pero pag hindi, ipapakita ulit tayo ng easy loading that siguro warning. So, warning na lang. Wala. So, error. Ano bang nagpapakita ang error? So, halimbawa, ano? And so halimbawa dito magpapakita tayo ng message na password does not match. So hindi pa rin siya magpo-proceed sa registration. And, pero pag match na sila, proceed na natin sa registration. So gagamit na tayo dito ng ating Firebase Authentication. So paano ba gamitin yung Firebase Authentication, no? So bali yung first is syempre yung parang doon din, Firebase Authentication, yan. So, parang yung kapon din, Firebase Firestore that authentication, no? So, parang ganun din. And then, after nito, may gagamitin lang tayong certain na function, no? Na, bawa, yung certain na function na yun is, so, ito, pwedeng create user. And I think pwedeng sign in. Yan. Ito na yung sign in. Pwede rin yung sign in with email, ganun, sign in with phone number, ganun. So parang part siya ng service ng Firebase Authentication, no? Pag gagamitin natin. Pero for now, ang gagamitin natin is yung create user with email and password. No? Yan. And nakalimutan ko rin sabihin, guys, is that so parang function lang siya, guys. And so kailangan niyo lang gamitin 'to, no. So ito given na para magamit niyo yung function na 'to. Ayan. So bago natin 'to i-continue, guys. Nakalimutan ko lang rin sabihin. Kapatid. Kailangan nating i-enable yung service na 'yun, no, create user with email and password. Ito. So kailangan natin 'tong i-enable, guys. Yan, para magamit natin. Ayan, so meron ding another service ni Firebase na email, password, less sign in. Para magsisend lang sila dun sa email mo ng email. And then, click mo lang yung link dun. And then, parang authenticated ka na dun sa app. So, save. Yan. So, okay na, guys. Pwede na natin magamit yung create user with email and password. Then dito, maglalagay tayo, gamitin natin yung kung ano man yung tinype niya doon, email controller.txt. Ayan, kung ano man yung tinype ni user na email niya, and then password.
Siyempre, password, controller, dot text. And then dito is, and so actually guys, ito is another transaction siya, no? So parang ano to, synchronous. So pwede natin itong gamitin para magpakita ng loading. No? So halimbawa dito, pakita tayo ng loading. So pakita tayo ng easy loading that show, tapos kung ano man yung ano, siguro signing up. And then saka natin di-dismiss guys after ng registration. Pero guys, ano to, mabilis to, no? Mapapansin nyo, mabilis siya. Kasi ito, hindi naman, parang ang gagawin niya dito, asynchronous niya itong ipaprocess. Parang magtutuloy-tuloy lang to guys. Kasi parang hindi natin pinapa-stop dito yung code. Parang irarun niya to sa ibang thread. Parang tuloy-tuloy pa rin siya. Kaya yun yung gamit ng asynchronous guys. Parang, at the code must go on pa rin kahit may process. Parang isasantabi niya to, pupunta niya sa ibang thread para i-process niya yung kailangan niyang i-process ganun. Para mag-pause yung code, hindi siya magpo-proceed sa dismiss hanggat hindi natatapos yung pag-create ng user. So dito tayo gagamit ng await ulit, no? Await na keyword. Ayan. And then, syempre, pag gagamit tayo ng await na keyword is kailangan natin na i-async to. Ayan. And then, kung mapapansin nyo dito, guys, may future siya, no? So, pwede siyang mag-return ng user credential. Ibig sabihin ng future, parang may hindi natin kaagad-agad ito makukuha. So, may kailangan pa tayong hintayin para makuha natin. Ibig sabihin, yun yung ibig sabihin ng future, no? And then, magre-return siya ng user credential. So para makuha natin yung details niya, yung create nating user, kasi pag magpapasok tayo ng details ni user dito, like yung name niya dito sa ating Firestore, ang gagamitin nating ID doon is yung ID na mag-generate dito sa Firebase authentication. Ganun, no? So parang kung naka-create na tayo ng user dito sa Firebase authentication natin, kukunin natin yung user ID noon. And then yun yung gagamitin nating ID ng document para i-insert yung ating data ng user dito sa Cloud Firestore natin. So ganun yung gagamitin natin, no? Gagawin natin. So kailangan nating kunin yung i-return nito na create user with email and password na user credential. Kasi dito natin kukuha yung user ID ng ating user, no? Yan. So, okay ba? Naintindihan ba natin? Or may questions ba tayo, guys? Bago tayo mag-proceed. So, yun nga yung gagawin natin, guys. No? So, dito, gamit tayong user credential na class ng variable natin. And then, user. So, ngayon, guys, hindi niya i-dismiss to hanggat hindi pa natatapos yung pagka-create niya ng user. So, parang magpo-pause yung code natin dito hanggat walang value to. So, dito rin natin ma-check kung may error ba o wala yung ating ano, no, itong user credential, kung success ba o hindi itong pagka-create natin ng account na user with email and password. Okay? And then, next is, yan. So, sabihin na lang natin, suppose success to lagi. So, ang gagawin na natin dito is kukunin natin yung user ID niya. So, baling yung mga user ID lang naman is string. Hindi katulad dun sa PHP email admin or localhost na isang integer. Dito kasi, di ba, string marami. Parang gibberish na ano siya. Word. So marami iba't ibang mga letters at numbers. So dito kukunin natin yung ID niya. So user
user ID. So UID, tapos user credential that user as that user ID. So pagpalagay na natin guys na laging successful yung ating pag-create. So dito rin parang baka daw null yung user, no? So lagyan natin ng ganito para ma-force na gamitin pa rin yung user ID kahit null yung ating na-detect ng coding editor natin na baka null. Ayan. And guys, so yan, no? So ganito yung pag-create ng ano natin user sa Firebase Authentication. May ginamit lang tayong function na ganito, create user with email. And then pinasahan na lang natin ang value kung ano man yung type ni user dun sa mga inputs natin like email and then dun sa password. Yan. And then dito na ulit papasok si Firestore. Gagamitin ulit natin si Firestore para ipasok yung mga data ni ano, no, ni user natin. So ganun ulit guys. So Firebase. Yan. Firebase Firestore. Yan, that instance. Yung mapapansin nyo, parang same lang rin sila, no? Parang pinagkaiba lang ito. Firebase auth, tapos Firebase Firestore, tapos pares silang that instance. Parang may pattern, guys. Tapos, imbis na add, ang gagamitin natin, push. Kasi pag add, mag-generate na siya ng auto ID niya. So siya na yung bahalang mag-create ng random na ID. Pero pag push yung gagamitin natin, so kailangan mo natin mag-locate ng collection. So nagawa tayo ng collection na users. And then, dito pwede tayong gumamit ng dalawang function. Either push, either add, or I mean either set, either ano pala, no? Either add, yan. So merong add and then okay, so dito pwede tayong gumamit ng I think doc okay, tapos set, I mean yun, either set or add yung ilalagay natin, no? Pero bago tayo gumamit ng set, kailangan muna nating i-declare kung ano yung ID ng document natin, kasi di ba sabi ko guys yung Cloud Firestore is a collection and document. So need ng ID talaga kung ano yung ID nun. So bago natin magamit yung set na function or method, kailangan mo natin mag-declare ng doc or kung ano yung magiging ID ng document natin. So dito ang gagamitin ng ating ID, gagamitin nating ID is yung makukuha niyang ID ng ano dito sa Firebase Authentication natin, no. Ayan. And then, yun lang yung ilalagay nating ID dito. So, ayan guys. User ID. Okay. And then, dito guys, kapag dito na natin, dito na tayo magsiset kung ano man yung ilalagay natin na key and value pair dun sa ating document. So, para sinasabi natin na pupunta siya doon sa users na collection, tapos gagawa siya ng panibagong document na ang ID is makukuha natin doon sa Firebase Authentication. Tapos dito gagamit tayo ng set. And then yun na, same na yung parang key and value pair natin. So yung key and value pair natin is yung name. Tapos kung ano man yung in-input ni user doon sa text field natin na name. So, name controller.text. Okay. So, ito hindi na natin kailangan ano, no, mag-await o hindi na natin kailangan i-post yung code dito. Ayan na natin itong i-asynchronous niya, no, para hindi masyadong mabagal doon sa transaction ni user. Ayan. So, pag okay na yan, guys. Pag yan. So, bali ang first na transact ang ginawa natin. After natin ma-click yung submit, syempre may validation muna. Tapos, check muna kung equal ba yung password sa confirm password. And then, after nun, magpapakita ng loading. Tapos, i-register na yung user, use email and password niya. Then, pag-registered na siya, makukuha natin yung user ID. And then, yun yung gagamitin nating document ID sa pag-insert dun sa user's collection.
Pero isa lang yung key and value pair niya, which is name, tapos yung kung ano man yung in-input ni user dun sa name widget or dun sa name na text field natin. So, subukan natin, guys. Okay. So, 15. Yeah. So, try natin ulit, guys. At pag-click natin yung sign up, syempre, magbabalidate siya, no? And then, subukan natin ngayon na insert. So, anong bawa? Example at gmail.com. And then, yung full name niya is siguro, ano ba? Yes. Tapos, kung ano yung password na isiset natin. So, yung password niya is siguro 1, 2. And so, dapat din yung makita, guys. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ulit. Kung mapapansin nyo, no? So, try natin kung gagana yung user, kung equal yung password and confirm password na yun. So, sabi niya, password does not match. Ibig sabihin, hindi talaga tugma. So, ayusin natin. 4, 5, 6. Tapos, may nakalimutan tayo dito, guys. Then, after ng lahat-lahat, no? Di ba, i-dismiss niya? Dapat magpakita tayo dito ng show success na successfully registered. You can now log in your account, sabi niya. And then dito, ina-navigator.off ulit natin siya. Pop-up ulit natin siya para ang magpapakita ng screen is yung login screen natin. So, muna ulit-ulit. Ulit-ulit natin, guys. Ano ba is example? And at gmail.com. And then yung password niya is, I mean yung name niya is, ano dyan? Yes, tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6. And yeah. So tugma na, guys, no? Then click natin yung sign up. Yan. So successfully registered na, no? So okay na. So hindi lang nag-pop. Ano, bakit? So dapat sana magbaback siya na ganito. Yan. So tingnan natin din sa ano natin, guys, dun sa Firebase natin. So punta muna tayo dito sa Firebase authentication. Ayan. So makikita niyo, no, meron nang na-create na user natin dito sa Firebase. Yan. So ito yung email niya, and tulad ng sinabi ko kahapon, hindi magpapakita yung kanyang password, no. So kahit tayo mismong developer, hindi natin nung alam kung ano man yung password. And then ito yung user ID niya. So pag mag-insert na tayo ng details ng user na yon, so ito yung ginamit nating ID niya dito sa ating Firestore document, no. Yan. So may users na na-collection, so matik na siya, guys. Siya na rin yung gumawa ng collection kasi wala pa naman tayong users na collection. Then ito yung ginamit niyang ID. Ayan. Ayan. So, may katanungan ba, guys? Nasundan ba natin? So, may questions pa tayo bago tayo mag-proceed? Sa ano po? Sa ating FB Live po. Meron po bang mga katanungan? So far, sir, wala naman po. Thank you. And then, okay na, guys, no? So nakakapag-register na tayo ng ating account, and then yung details ng user na yon is nasi-save na dun sa Firestore. So kung gusto niyo pa maglagay ng ano, ibang details ni user, like mga address,
Ganun, mga ibang details. So, pwede pa tayong maglagay ng another text field dito. No? So, bali, kaka-paste lang naman natin to. And then, syempre, magsiset lang tayo dito ng controller para makuha natin yung in-input niya later on. And then, yun, ipapasok natin kay Parstore. So, simple lang naman, guys. No? Simple lang siyang mag-insert. So, isiset lang natin kung anong collection tsaka kung anong document siya papasok. Kung gusto naman nating auto na yung ID niya, pwede na natin gamitin yung add na function in this na set. Pero itong doc, hindi na natin ito gagamitin. So, ganun din no guys, nasa pag-create ng user. Gamit lang tayo ng create user with email and password na function. And then, is may doon may dalawang ano rin, parameter na kailangan, which is email and password. Tapos doon na natin ipapasok kung ano man yung in-input ni user doon sa email na text field tsaka kung ano yung in-input ni user sa password na text field. And kung okay na, may account na tayo, balik ulit tayo doon sa main.dart. So ito. Sir, paano po yung hindi ma-try na field strike? Pwede siya mag-save kahit blank. Parang pwede po siyang, pwede nating ma-submit yung form natin, sir, kahit wala pong nilagay yung user doon na value sa text field niya. Ganun po ba, sir? Okay. So, kung gusto niyo naman po na ganun, punta po tayo doon sa custom natin na input. So, hanapin natin. Ayan. So, no. So, pag kinik natin yung control, tapos left-click sa mouse, makikita natin yung original code nito. No? Ayan. So dito kasi guys, gumamit tayo ng ano dito ng property na validator. Ayan. So parang naka-required ng invalidate. And then kung gusto niyo naman, pwede niyo alisin to, kung buong ganito, i-pwede niyo na lang siya i-copy side ganun para hindi na siya mag-validate. Or kung ayaw niyo, mas mabilis muna tayo ulit sa registration. Ayan. Pwede niyo namang i-alisin na tong condition na to. No? So, pag in-check na yung state ng form kung validated o hindi. Para kahit may kahit yung si user is wala siyang nilagay ito. Halimbawa, optional lang siya. So, sige, try natin. Dito, no, sa custom input. So, kapag, halimbawa, optional lang siya, no, maglalagay tayo dito kapag optional siya o hindi. Pag required pala siya hindi no. So pwede tayong maglagay dito ng boolean na is required. Halimbawa, hindi naman talaga required yung name niya. Ayan. So dito makukuha na natin no. Pero i-adjust ulit natin lahat ng custom na input natin. Ayan. Dito, so kapag ano, sa pag-validate na natin siya. So dito maglalagay lang tayo ng ano no, ng another natin na input. Ayan. So maglalagay lang tayo dito na mag-add lang tayo dito sa condition natin no na is kapag required is required siya widget that is required and saka lang niya ano ito validate. Pero pag false to, ibig sabihin ito ipupunta yan na dito no. So kapag required yung field natin, sa kanya i-validate talaga. Pero kapag hindi siya required. And so I hope nagigets naman no. And so parang nag-add lang tayo ng another parameter na kapag yung text field na yun is required ba hindi. So balik ulit tayo dun. Sa gumagamit ng custom input natin. Itong mga to. So ito, syempre sa paglalagin, kailangan natin to. So dapat required to. So true. So kailangan natin ng validator dito. Sa registration, siguro for now, required din siya. Pero pag itong email, required din yan. Siyempre, hindi makakasign up yung user natin. Yan din, kailangan din natin ng name. Siguro yung mga address, pag mag-add pa tayo ng panibagong input, mga address, pin code, mga ganun. Siguro pwede na nating i-false, pero ito true. So, halimbawa guys, mag-add pa tayo ng panibagong input natin dito or text field natin. And ang ilagay natin is about school.
And then, gawin natin siyang false. Ibig sabihin, pag i-validate to ng ating form, hindi na kasama, no? Then, maglalagay tayo ng text. Editing. Full. Control. Full controller text editing. Okay. So, yun yung gagamitin natin controller para dito sa panibagong ano natin. Input. So, ito guys, kapag isasubmit natin siya, no? Submit natin siya. So, try natin. So, for showing guys is gawin muna natin hindi equal yung ano? Hindi equal yung password natin, no? Para hindi siya mag-proceed dun sa signing up. Yan. Ayun guys, no, kung mapapansin nyo, yung mga nag-validate lang is ito, mga email na to. Ibig sabihin, kapag magpapasok tayo dito, try natin. Are rica.kasuga@eict.com. Tapos, tapos yung school niya siguro Emilio. O kaya wag na lang tayo maglagay kasi hindi naman siya required. Then dito 1 2 3 4 5 6, and then gawin natin 1 2 3 4 5 6 7 8. Yan. So password does not match, no, sabi niya. And then ngayon is try natin. So, pasok na rin natin yung school. School, no? School. Tapos, school controller.txt. Controller ulit. So, ulitin ulit natin, guys. Kasi nag-set state siya or nag-hot reload. Yeah. And then, dito, full name. So, limba yung full name niya is... Yan. Then yung pass yung school niya. So wag na tayo maglagay dyan. Kunwari. And then password niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagay na tayo. Then password niya ulit is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. So click natin yung sign up guys. Yan. So ito guys, magre-register pa rin siya kahit wala tayong input. Kasi naglagay tayo, saka lang mabavalidate to pag indirect, pag required yung nilagay natin. Ayan. Yan. So, tingnan natin doon. So, yun guys, may nabago ng registered na user. Tapos, yung details na yan. So, nakaka-submit ka pa rin kahit hindi required yung isang text field. So, may questions po ba tayo? Ulit. Guys. So, pwede natin siyang i-login later on. No? Pero bago tayo pumunta dun sa login. So, ito na rin yung gagamitin natin, no, guys, para dun sa chat. Yan, nakakapag-registered na ng user. And then siguro, maglalagay na lang tayo dito ng another na naman na input. Siguro pwede na lang natin i-paste dun yung URL para dun sa chat natin meron tayong picture. No? Para mamaya, guys, is-send ko sa inyo yung APK. Tapos subukan natin gamitin tong chat, no? Para pwede tayong parang group chat natin dito. Pero bago tayo pumunta doon, may mga questions ba? Tayo mag-proceed. Wala na siguro. Magpa-break muna tayo, Ma'am Rica. Ano ba? 10 minutes. Yes, po, sir. Okay po. Sige, ma'am. Ayan. So, we'll just resume, sir. What time is it? Ayan. 10:17 po tayo mag-resume. So, we can have po our short break. Thank you.
Okay guys, welcome back ulit. So kanina pala is in-upload ko yung project dun sa ating Google Classroom, no. So ito 'yon yung current na ano natin, kung ano yung latest na update dito. In-upload ko siya dito. So be sure na lang nakasali kayo sa Google Classroom natin, no? Para makita niyo yung mga updates. And then send ko na lang dito rin guys sa mga hindi pa nakasali. Yan yung code. So, ready na ba tayo guys? Continue na natin. Pwede na tayo mag-continue guys. Pa-type ng ano? Ng here pag nandito na kayo sa classroom natin. I mean dito sa ano, Zoom natin. Okay. Yan, okay. So continue na natin. Ayan. So kanina guys, no, is nakakapag-register na tayo. And then ang gagawin natin guys, ang gagawin natin na next, ayan. Siguro maglalagay pa tayo ng another na input dito para dun sa image natin. Pwede tayo maglagay ng image natin. Dami na lang sabaw mga isang pati. Sabaw guys. Ayan. So balik ulit tayo dun guys, continue na natin. Ayan. So dito guys, para dun sa registration natin, siguro maglalagay pa tayo ng image, no. Pero kahit URL link na lang na makikita natin. So pwede tayo maglagay ng image. And gagawin natin siyang required. Tapos yung label niya is image. And then, syempre kailangan pa natin ng isang controller ulit. Para mamaya dun sa chat natin, meron tayong mga images. So, comma. Kapag kinontrol S natin to,
So pwede tayo mag-upload ng image. And then dito, syempre add na lang natin siya. So balik tayo ulit sa main method na dito sa main, no? And then dito, dito na tayo magla-login ulit. So are you sure you want to log in, di ba? Sabi niya. And then one moment. Ayan. So dito, gagamitin ulit natin, imbis na maglalagay tayo ng delay, gagamitin na natin dito yung ating Firebase authentication ulit for login, no? So dito, alisin na natin to. Tapos, gagamit tayo ng Firebase ulit, that instance, that merong ano ulit site method si Firebase na sign in with yan, with email and password, no? And then yan, kung ano man yung pinipe niya dito sa ating text field yung gagawin niya, and then yun yung ilalagay natin dito. So meron na ba tayong na-assign na controller doon? Yan. So, name controller siya, password controller pala. Name, text, password, text. Yan. So, double check lang natin. Yan. And then, dito guys, gagamit ulit tayo ng awit, no? Para sa ganun, mahintay natin or hintayin muna natin yung pagsasign in niya bago i-dismiss. Tapos dito, tignan natin, yun. So, user credential pa rin siya, no? Yung papasok natin. And for us, pero kahit okay na ito, dapat authenticated ng user natin bago siya pumasok sa next page. And so, ayan. Then, kapag error siya, so, try na lang natin yung ano, guys, that 10. Tsaka catch, no? So that then parang ganun din guys na may ano rin siya, I think user credential din yung i-return nito. So parang ganun lang rin guys yung ginawa natin. So kahit tawagin na natin lagyan ng awit to, tapos on error para makita natin kung ano man yung error niya. Tapos show error. Tapos pakita natin guys. After nito, yan. Pag success naman yung sign in niya guys. So guys, copy na lang natin to. So, no? Copy na lang. And saka madi-dismiss yun. So, dismiss na lang natin. Gagamit pa rin tayo ng awit dito para hinihintay siya. So, try natin guys. Yan. So, kung sign in, no, kung success siya, yung matitrigger yung that then. Ibig sabihin, authenticated na yung user natin. May nag-exist talaga na ganung account dun sa Firebase authentication. So, subukan natin ngayon. Yun guys. So, subukan natin ngayon, no? Mag-login. Ngayon, lalagin ko si sample that sorry, parang ito na lang guys, lalagin natin at gmail.com. And then yung password niya is gawin mo natin yung wrong password na gawin natin 7. Yan, yun yan. Yan. So, ganun yung error niya guys. Sabi niya, yes, so the user is no corresponding, sabi niya. Ibig sabihin hindi nag-exist yung user na yon. No? So na-authenticate. So ganito yung Firebase authentication para ma-authenticate yung mga nagla-login dito sa ating app.
Tapos try naman natin yung totoong password niya, which is 123456, no? Try natin. Ah, okay, so dict.gov.ph pa rin. So, submit ulit. Ayun, so, yun guys, pumapasok na yung ating account kasi na-authenticate na natin yung user. Authenticated na yung user natin. So, ito yung nagpapakita doon sa kanya. Ayun. So, may questions ba tayo, guys? Na intindihan ba natin? So, how about po sa ating FB Live? May mga questions po ba tayo? And then, kung wala nang question, so build na natin ngayon yung ano guys, yung ating magiging okay. So kung wala nang question guys, is i-build na natin yung ating magiging chat, no? So, magiging chat app. Ayan. So yung first natin na gagawin guys is syempre gagawa ulit tayo ng panibagong page. I mean, may nagawa na pala tayo sa landing page. So pwede natin itong gamitin. So dito na tayo magbibuild ng ating meron na pala. Dito sa landing page natin. And then dito guys is ayusin na lang natin to. So gawin ang gagawin natin is so di ba nakaka-login na si user. So, alisin na natin yung ano niya, yung kanyang ito, yung kanyang so, dito na tayo mag-umpisa. Sa may column, alisin na lang natin yung mga children nito. And then, ano guys, siguro palitan na lang natin pa na group message. Yeah. And then, dito. Dito ba? Tapos guys, ano bala kailangan natin dito ng isang stateful na widget. Yun. So, dapat stateful tong ating, ano no, itong ating so, kailangan natin dito ng stateful. So, dito gagawa na lang ulit tayo ng stateful na widget natin. So, plus chat screen extends stateful widget. State yan. Stateful widget. No? And then dito, gawa ulit tayo ng panibagong class natin for chat screen state. Tapos extends state ng chat screen. Then mag-override lang ulit tayo ng method dito na build. And then for now, ang i-return niya is ito. Itong ito. So bali ang gagamitin nating body ng ating scaffold is yung is stateful widget na ginawa natin. So, bali, copy-paste na lang natin to, tapos i-return na lang natin dito. For now, ganito muna. And then, dito, gagamitin na natin tong chat screen state para makagawa ng state ng chat screen.
Okay. And then, dun sa body ng scaffold natin, yun na yung, ito na yung gagamitin natin, guys. So, for now, wala pa siyang laman. So, control S natin. Tapos. So, balik ulit tayo. Yeah. Ayan guys. So, ito na. Dito na tayo mag-uumpisa ngayon ng pag-design ng ating magiging chat, no? So, yung first, syempre, is isang column, no? And then dito, siguro, ayusin natin to. So, dito tayo magpapasok. So, dito tayo magko-concentrate na nung ngayon sa ating chat screen state. Then dito is maglalagay tayo ng container para dun sa pagtatypan ng ating ano, no? So sa mga messenger, ganun, pwede tayong mag-type sa baba ng ano, input natin. So ang gagawin natin, guys, is ito. itong container natin. Gagawa tayo nung pag-i-inputan ng ating input. So, ang gagamitin natin doon is isang text field din, guys, no? So, text field. Yan. And then dito, gagamit tayo ng, syempre, kailangan natin ng controller dito. So, kailangan natin mag-declare ng controller later on. So, gamit tayo ng controller. And then, so, declare tayo guys dito ng controller natin. Tapos, chat controller, tapos, a message controller naman. Let's editing controller, no? Yeah. And then dito guys is ipapasok na natin to, tong controller natin. So guys, parang ang gagawin natin is magdadagdag tayo ng input dito na sa pinakababa para pwede tayong mag ano dito. Para ang layout niya is may input dito sa baba, may text field dito. And then dito na nagpapakita sa taas yung mga chat. Okay? So ganun lang yung gagawin natin. So syempre kailangan natin ng text field doon. So mamaya na natin i-position kung paano natin i-position sa pinakababa. So for now, ganito muna, maglalagay muna tayo ng text field and then yung controller niya. Ano ba yung controller niya? So a message controller, no. Ayan. And then dito maglalagay na rin tayo ng hint natin para sa ganun. So gagamit tayo dito ng decoration na property ni text field. Tapos gamit tayo ng input decoration. Tapos that collapse. And then syempre kailangan natin maglagay dito na may message na send message. And then bukan muna natin. And guys, so mapapansin nyo, no? And so ganito pwede. So dapat ang gagawin natin dito is pupunta siya sa pinakababa, no? Sa pinakababa dapat siya pupunta, guys. So paano natin gagawin 'yon, sa pinakababa siya pupunta? So I think gagamit tayo dito ng flexible. So ang flexible na widget is parang ite-take niya yung mga extra space, no? So sa column 'yon dito. So gagamit tayo dito ng flexible na widget. Para i-take niya lahat ng available na yan. So para i-take niya yung available na ano natin na space. Tapos dito for now ang ilagay mo natin is container yung child niya. Okay. Yun guys, kung makikita niyo, no, gumamit tayo ng flexible
para yung ano hati sila ni text field doon sa space nito. Ito yung height ng scaffold natin. So parang hati sila, guys. So ngayon nandito na sa baba. Dito na sa baba yung ating text field, no? So ngayon kulang na lang siguro ng design. So bali kung mapapansin niyo itong white, no. Ano to? So lagyan ko ng color para ma-imagine niyo. So bali ganito yung flexible, guys. Yan. So gumamit lang tayo ng flexible dito na widget, tapos yung green, ito na yung buong flexible natin, no. So parang naghati lang sila ng ano, pero ito kasi parang ito na yung pinaka-height niya. Kaya ito lang yung na-take niyang space. And then kung mapapansin nyo, merong ano, no? Merong ganito. Meron tayong yung parang mga bagong Android ngayon. Merong ito parang sa may iPhone. So actually, meron tayong magagamit doon na widget para hindi niya na to madamay, no? So gagamit tayo doon ng safe area. Area atin. Safe area. So try natin, guys. Ibalik na natin. Tapos tayo siguro lagyan na lang natin ng ano ng padding siguro to later on. So ngayon, alisin ko na yung color. So maglalagay na lang ako dito ng divider. So meron ding divider na ano, guys, parang horizontal na line. Pwede tayo maglagay siguro 1 or 2. So mapapansin nyo, guys, no, merong line dito kung makita nyo sa inyo. So laki yan. So gawin kong line. So merong line doon na sa baba. So ngayon, ang gagawin muna natin is ita-design muna natin yung ating ano, no, itong input natin. And mapapansin yung input natin. Kung mapapansin yung input natin is ano. So lagyan ko lang siya ng ano, guys, ng siguro size box dito. Para magkaroon siya ng space sa baba. Nakayan ko pag ganyan ko na ng 20. Yan. So pwede na tayo mag-input ngayon, guys. Pero yung ano nito, so gawin din natin flexible, no, para yung buong space nito is makuha niya. So ano ba natin yan? So gawin din natin tong flexible para kasi mapapansin nyo, no, yung input natin nakadepende yung width niya dun sa hint text. So dapat ano. And dapat pala meron ding button dito, guys, no, dito sa gilid na parang dun sa send ng ano, ng messenger. So gagawa tayo ngayon. And ang gagamitin natin dun is row para horizontal yung paglalatag niya ng mga widget natin. So dapat itong text field natin is punta natin dun sa row. So gamit tayo ng row na widget. Then children. So yung first na children niya, syempre yung text field. Try natin. Yan. Okay, so hindi na nagpakita yung text field natin. Kasi I think kailangan natin mag ano dito, maglagay ng width ng text field natin para magpakita. So para yung nangyari rin sa atin nung nakarang araw, hindi tayo nag maalala yung tatlong container na iba-ibang kulay kasi hindi tayo naglagay ng width. So pero may paraan dun, guys, eh. Gagamit tayo ng flexible. And para yung width nito, yan. So parang ang sinasabi mo, yung width nito, no, is match dun sa parent niya, which is tong row. So parang nalagay na rin natin yung width niya, no. So ayan. And then ngayon, guys, maglalagay tayo ng ano, ng another na naman na parang icon niya. So gamit tayo ng ano dito, ng icon button. Then dito kailangan ulit ng on press tsaka icon, di ba?
So for now, yung on-press natin, blank muna. And then ito, maglalagay tayo ng ano na naman, ng icon. Wala natin na icon dito. Tapos, yung pang magandang icon. Icons. Icons. Tapaksend. Ayan. Control S natin. Ayun. So, yun guys, no, mapapansin nyo. Merong send. So, pwede na tayo makapag-type ngayon dito. Pero hindi pa maayos yung design nyo, mapapansin nyo. Ito yung aayusin natin later on. And then dito, ano pa ba? Nalagyan natin. Field. Yan. So, yan. Okay na, mukhang okay na rin guys. So siguro maglalagay lang. Lagyan lang natin to ng padding. Itong buong ano natin, container natin. Lagyan natin ang padding to. So i-wrap natin siya sa widget. Pwede na pala dito. Edge insets that symmetric. So parang left and right lang yung kailangan natin na padding kasi mapapansin nyo, dikit na dikit eh. So horizontal, gawin natin 10. Ayan. So medyo tumitino na yung design ng ating text field guys. So ito, itong text field natin, lagyan na natin ng design. So yung text field natin is lagyan natin to na decoration. Diba? Decoration. Wala. Ano yung decoration? Ah, meron na pa. Decoration dito. So, siguro okay na to, no? Pwede na tayo mag-ano dito. Mag-type. Ayan. And then kapag gusto naman natin ano yun guys, kunin yung isi-send niyang message. So pwede naman natin, di ba, message controller.txt. Ayan. So every time na kiniklik to, pwede natin kunin later on. No? So next na gagawin natin is pag ano na tayo. So dapat yung ano guys, yung button natin na ano ito, so dapat mag-google to. So dapat makita rin natin noon na ano siya. So lagyan natin ng color para mas maganda. Lagyan natin blue. Yun. And then try natin na inalo to para makita natin kung naka-disable. So, hindi niya siya nag-disable. And then ito na. So, ngayon guys is try punta ulit tayo dito sa paglalagyan ng mga messages natin itong container na to. And so, I hope na susundan natin. And then dito, gagamit tayo ng list view para ipakita yung mga list ng mga messages natin. So gamit tayo ng list view dito as a child ng container. Dito, list view that builder. Siyempre gamit pa rin tayo ng builder dito. Tapos parang basically itong list view natin guys is papakita niya lang yung mga list kung ano yung mga yung kailangan natin doon is yung mga messages. So ito list view kung ilan. So halimbawa is ano. So halimbawa is builder. Kung ano yung papakita niya, so halimbawa text, no.
Tapos index. Tapos kung ano yung papakita natin. Tapos kailangan natin mag-return dito ng papakita natin. So for now, ang papakita ko is for example message. And then kung ilan yung pwede nating ipakita dito. So mag-indicate din tayo kung ilan. So ang pwede nating ipakita muna is siguro tatlo. So try natin guys. Okay. Ayan. So ganito na guys, no? So mapapansin nyo, ganito. So dapat every time na may chinachat tayo dito and nag-send, mawawala yung tinype natin dito tapos madadagdag doon. Parang ganito. Control, message, send. Diba guys? And then dito guys, so try natin yun. So every time na sinisend, pinapalitan natin yung value ng message controller natin. Value ganito. So nawawala, nabubura. So mapapansin nyo guys, nabubura na. So ngayon guys, i-design natin yung magiging itsura ng bawat messages natin. So punta tayo dito sa item builder ng list view. Ayan. Punta tayo dito sa item builder ng list view. No? Tapos i-design natin kung ano yung papakita niyang message ng ating, kung ano yung pwede nating pakita dito. So dito, ayan. So imbis na text, siguro ang ipakita natin dito is imbis na text, siguro ang pakita natin dyan is dapat hindi to text space. Siguro gamit tayo dito ng ano guys, ng maganda. So, siguro container muna. And then, gamit tayo ng row. And, para ipakita yung mga ano. Gamit tayo ng child muna and then row ulit na widget. Tapos dito is yung first children niya is another na naman na container. Tapos dito, gamit tayo ng circle avatar, no? So para kumbaga sa mga ano, sa mga tapos child niya. For now, text muna. Tapos papakita natin mga JR. Then, kung sino yung nag-send, no? Ng message. Tapos gamit tayo dito ng adobe ng widget or child ng row na column para ipakita. Yan. So, bali yung una yung picture niya and then siguro yung unang value nito is yung name, sino yung name niya, no? Ano yung name ng sino yung nag-send ng ano. So gamit tayo text widget. Tapos, then, comma ulit. So, siguro, ito na yung sinabi nung, yung kung ano yung sinabi niya dun sa chat. So, halimbawa, so, dinisignan lang natin guys no, kung ano yung ipapakita natin. So try natin. Oh, may error. Yan. So ganito guys.
Yan, medyo, okay, so medyo, ano na, no? Ganito yung parang mag-itsura niya. Pero ayusin pa natin yan. So for now, may questions ba? And so ito guys, dapat mag-iiba-iba rin yung data nito. No? And then yung number, and then imbis na initial ng name mo, dapat picture mo yung magpapakita. No? So pwede yun. So subukan natin. So ayusin lang natin muna guys yung design ng ating kung ano yung magpapakita sa bawat chat. So dapat ito, dapat nag-iumpisa to sa left. Start. So tingnan natin. Ayan. So ito guys, parang may ano lang nagitan ito ng siguro ito. Lagyan natin ng size box dito na 5 para mayroon silang space. Ganito. And then ito, yung name niya, siguro style natin to. Gamit tayo ng text file. Tapos yung ano niya siguro. Size niya gawin natin 17. Tapos part weight niya gawin natin 30. Try natin. Well, ayan. So ganito guys, medyo okay na yung ating yan. So ganito no. So parang na-imagine nyo na. And parang ano, kailangan natin ng ano dito, magkabilaan na padding dun sa ating pagpapakita ng mga messages. So dito yon, under yun sa column dito. Or dito sa container. So dito, lagay tayo ng padding. Edge. That's symmetric. Tapos horizontal lang. So siguro gawin natin 10. Okay na ba yan guys? Medyo, or lakihan pa natin. So gawin natin 20. Try natin. Ayun, so medyo lagyan lang natin ng space dito. No? So lagyan na yung bilog tsaka yung name dito. So lagyan natin ng space. Kami tayo sa size box dito. Tapos width natin 10. Ayan. Medyo malayo na. And then yung space nila no sa bawat isa. So siguro to lagay tayo ng margin. Edge insets that symmetric ulit. Tapos top lang. Vertical top and bottom. 4. Ayan guys. So ito ngayon, ito, ganito na yung design ng mga sample na ano no, chat, kung sino yung nag-chat. Ito yung name niya, mapapalitan. And then ito yung magiging content niya. Yung kung anong sinabi niya no. So lakihan pa natin, gawin natin siguro 6. Ayan. Then dapat guys, dun sa initial, hindi dapat initial yan. So siguro i-check na lang natin kung may image siya o wala. Tapos, kung wala siyang image, siguro yung initial niya na lang ilalagay natin. Pero kung may image siyang sinet, yung image niya. So, dito try natin. Kasi dito, yung nakalagay dito is text. So, ito. Gamitin natin yung image.snapper. So, okay siya. Hanap tayo ng image dito. Yung magandang image. Mukha ni Arden. Okay, guys. Para. Yan. For now, ganyan muna, guys. No? So. Dito pwede. No? Yun. So, mapapansin nyo guys.
may image na, pero ano lang, ano lang yung mga image natin, no? Parang square lang. So dapat gawin natin tong circular. So para magawa natin yun, guys, para maging circular image niya is may gawin natin. Gamit tayo ng ano dito, ng gamit tayo ng widget dito na clip react. Ayun yung alt enter. So, isin ko na to. Tapos, yan, clip rec, double R. Tapos, gamit tayo ng child niya. So, dito natin ilalagay, no? Network niya. Tapos, and then yung ano niya, yung fit niya siguro is box fit that fill. And then siguro ano to, dito na natin lalagyan ng border. Okay. So dapat border radius, tapos gawin natin 8. So try natin. Yun, so naging bilog na. Alisin na, alisin na lang natin to, guys. Remove this widget. Okay, so maglagay na lang tayo ng ano dito, ng width and height is fix na natin dito, guys, no? So gawin natin about 110, tapos height na is natin, malaki masyado natin 80. And then ito malaki pa natin, malaki rin natin, ano na lang 20. Ito na masyado, guys. Ito na 40, tapos ito. Ito na 25. Yun. So, medyo okay na siguro yan, guys. Lakin lang natin konti, gawin natin 45. Yan. So, dapat 25 to. Guys, no? So medyo nakikita nyo na yung parang magiging itsura ng ating chat application. So pag may nag-send na bago, so may nagdadagdag lang dyan, no? Na bagong ano natin, bagong nag-chat. Okay. Yeah. Then gawin muna natin 2. Or, halimbawa, marami na. Namin na nag-chat. So, pwede nating ano yung data. Pero ito, magde-depende mamaya dun sa laman ng database natin. So, ito, gawin natin yun. Bawa, 20. Marami na nag-chat, marami na nag-register. And may kita natin dito. So, may kita natin dito na real-time din siya na nag-a-add. And then next na gagawin natin is, so yan, okay na yung itsura, no? So parang ang gagawin na lang natin is i-substitute na lang natin yung makukuha nating data from database, yung image nila, and then yung name, or and then yung content, kung ano man yung nilagay nila doon. Okay? Yan. So next is, so okay na yan, no, guys, no? The next is, so yun, try na natin mag ano, guys, mag insert dun sa database. Try natin mag insert.
So ganito yung sample, no, na magpapakita. So dito guys, dito tayo mag-insert. And then dito, dito pala sa ano natin guys, sa login or dun sa main.dart file natin. Ito na pala siya. So kailangan pala natin dito ikunin. So di ba after mag-login user, dapat i-fetch din natin kung ano yung mga details niya dun sa Cloud Firestore, no? Ayan. So dito guys, bago natin siya ipunta sa next page, dapat kunin muna natin yung magiging data niya. So pag gusto nating mag-fetch, no, same pa rin, Firebase Firestore pa rin. Same lang rin guys. So Firebase Firestore that instance. Tapos saan natin i-fetch? Siyempre doon sa users. Tapos ano yung document ID niya? Ano yung document ID nung document na i-fetch natin doon sa users na ano? So makukuha natin yung user ID, no, dito. So makukuha natin yung user ID dito sa string, tapos user ID, tapos user credential that user that user ID. Kasi ito sure naman na, no, kasi pag nag-execute yung then, ibig sabihin success yung pag-authenticate natin. And then dito, gamitin na natin user ID nun. Then gamitin natin yung get. Ayan. So magre-return siya ng document snapshot, guys. Magre-return siya ng document snapshot kung mapapansin maano nyo dito. Ayan. Magre-return siya. So sa ganitong way natin mag-fetch yung document na kailangan natin sa Cloud Firestore. And then dito, gagamit lang tayo ulit ng await. So wait, gamit ng time para kunin yung tingnan yung i-return niya. Document reference, I mean document snapshot yung i-return niya na value. So dito document snapshot tapos user snapshot. Yan. Tapos syempre kailangan natin ng await kasi hindi agad-agad na makukuha niya yung data. Tapos siglalagay tayo ng async dito. Yun. Pag nakuha na natin yung data, no, ng user na gusto nating kunin, ipapasa na natin yung data, no, sa ipapasa natin yung data na makukuha natin doon dun sa ating user. So halimbawa ito, no. Halimbawa ito. So user snapshot that data. Ayan. So try natin i-print to guys para makita nyo kung ano yung mag-print. So tingnan natin. So control S. Then exit muna natin. Tapos tingnan natin yung run. So yan. And then click natin yung submit guys. So ibig sabihin after niya mag-authenticate, kukunin niya yung data, no. So yun, makikita nyo, para siyang JSON school tapos nakukuha na natin yung school tsaka name, no. So halimbawa, ayan. Ayun, makukuha na natin. So yun snapshot that data. So pag may kailangan tayong use value, so mag-add lang tayo dito ng school ganito. So baka daw palakihin ko lang guys. Yan. So balik tayo. So ito, no, napiprint niya na yung parang JSON or document ng ano natin. So dapat kunin natin yung specific nito na values. So i-store muna natin siya sa ano, sa dynamic na value. Dynamic ibig sabihin guys is parang ano siya. Parang data type siya na pwedeng ano man yung data type na pwedeng ano to, pwedeng integer, ganun. Para flexible siya. Kasi tapos user, tapos pwedeng natin makuha. Mare, name niya, ganun. Okay?
Tapos tingnan nyo guys, i-print natin to. User, tapos name. No? And control S natin. Then view natin ulit. Ito sa run. So I hope makikita nyo guys. Tapos, tapos back ulit natin. Tapos click natin submit. Ayun. So makikita nyo guys dito nag-print yung specific na field na gusto nating kunin from database. So okay na yan. So makikita natin dito no, yung specific. So yung ginamit ko dito is name. So makukuha ko kung ano man yung name na nakasave dito sa Firestore natin. So yun yung nag-print no guys. So ito guys, ito na mismo yung ipapasa natin sa next page para makuha natin. Kasi pag magsisend tayo ng message, i-insert rin natin sa database kung sino yung ano yung name niya and kung may picture man siya, ganun. So ganun yung gagawin natin guys. So ito, gagawin natin yung parameter ng login page natin. Okay, so dito balik ulit tayo sa ating login page. Tapos gabi tayo ng constructor. So kanina name, ano kukuha na pala natin? Ay, hindi, email pala to. So alisin lang natin to, gawin natin dynamic. User. And then user ulit dito. This user, ayan. So ngayon isa na lang yung kailangan niya na parameter. So at update lang natin yun guys, ito. So hindi na ngayon controller, ano na lang siya. Kung ano na yung nakuha natin from Firestore, ganyan. Yan. So ngayon guys, may chance na tayong kunin kung ano man yung detail ni user na yun na nag-login. So dito, balik ulit tayo sa ating pagsisend ng message sa database. Dito. So ngayon, nakita tayo ng Firebase Firestore.instance.collection. So ang collection niya is messages. Tapos dito na tayo gagamit ng add kasi hindi naman natin kailangan mag-specify ng specific na ID dun sa messages na collection ng document natin. Tapos lalagay tayo ng message dito. Kung ano yung tinype niya. Yan. And then kung sino 'yon, kung sino yung nag-message. Sender. Tapos dito na tayo gagamit ng widget that user. Ah, wala. Yan. Gamit pa natin. Okay, so ipasa na lang rin natin guys. Ito no. So ipasa natin dito sa chat screen. So ito, gawa tayo ng constructor nito. So dynamic as user. Yeah. Tapos this, oops. Wala kong user. And then ito yung papasa natin dito. And then para dito guys, makukuha na natin yung name nung kung sino yung nag-send. So gagamit lang tayo ng widget no, that user. That tapos ano kasi yun, name. Yan, that. Yan. So makukuha na natin kung sino yung nag-send. So kailangan din natin ng image no, kung may image ba siya. So anong kailangan natin? So name niya, yung message niya. Kasi kung makikita natin dito, ang kailangan natin ipasok. Ah, okay. So kailangan ulit natin i-back. So dito natin guys. And then yung password na 1, 2, 3, 4, 5, 6 pa rin. Yes. Oops. Siguro may error tayo guys.
Ayan, so pabagal ng internet, pumasok na. Ayan. Ayan, no? So, nakukuha na natin yung ano name ng nag-send based dun sa details niya na na-fetch natin from Firestore. Tapos ngayon, i-try na natin i-send. So, dapat makuha rin natin yung ano, no? Email, yung sender photo. So, dapat user, tapos image. Kasi to, kaso to pwedeng magnal eh. Kasi kung mapapansin nyo dito kay Rita, wala naman siyang image. So for now, ganyan muna. So try natin ngayon guys, no? Na every time na nagsisend tayo, dapat mauna to. So every time na nagsisend tayo, dapat nag-insert na siya dun sa database natin. Para yun yung gagamitin natin, i-fetch nating data para dun sa list view natin. No? Ganun. So, try natin guys. Tama ba image? So, for now, meron mo ng mga dami na ano, na so, try natin mag-send. So, yun. Nag-send. Nawala. Try natin dito. Yan. So, may bagong collection na dadagdag. And null. Ibig sabihin, wala talagang photo. Okay lang. Yan. So, yun yung sinend niyang ano, no? Yan. So, meron nang nagsisend. Pwede na tayo mag-send ngayon ulit. So, sa pa. Try pa natin. From sana makita nyo guys. Palaki ko lang. Then, dito. So, try ko pa mag-send guys. Kumari ganito. Yan. So, mapapansin nyo guys, no, meron mga nadadagdag na mga document. And then, kung ano yung content or message na sinabi natin. Pwede rin emoji guys. Yan. Makikita nyo dito. Yan. So, nagsisend din na emoji. So, ngayon guys, yun dapat ito na yung magiging data ng ating ano dito sa list view, no. So every time na nagse-send tayo, ganyan. So nadadagdag siya. So dapat ito na. So ang substitute natin na value nung Johnny Reyes is tong ano makukuha nating data from sender name, and then kung hello world message makukuha nating data dito. Tapos yung ano picture ni Alden, dapat yun yung makukuha natin. Yan. So kung null, picture niya na lang by default, no? So ganun gagawin natin, guys. So, ganun. So para magawa natin 'yon, maging real time siya, no, na every time may nagbabago doon sa ating ano, guys. Kaya ano guys, real time siya, no? Kasi pwede tayong gumamit doon ng widget na ang tinatawag is stream builder, no? Para kapag may pagbabago doon sa ating database, halimbawa may nag-add na bagong document, o kaya may in-update na document, o kaya may in-delete na document, so ma-update tayo kaagad kasi listener siya. So dito sa ating list view, dito, so may nagawa na tayong list view, no? So, i-wrap natin sa stream builder para yun yung mag-fetch dun sa database, and yun din yung, and babalitaan niya rin tayo sa mga changes dun sa collection na yun, which is yung messages. Yan. So, ito guys, i-wrap natin siya sa another widget, which is ang tawag is stream builder. Dun natin to ilalagay. So, alisin muna natin to, control X muna natin tong list view natin. And then dito, ilalagay na natin stream builder. Yan. So parang list view rin siya guys. May builder din siya kung ano magpapakita ng widget. Pero may context tsaka kung ano yung man makukuha nating data doon. Which is ang tawag is snapshot, no? Kung ano yung makukuha niyang. Tapos dito guys, sa stream builder, meron siyang stream. Yan. Ibig sabihin, ito na yung part nung Firestore natin na binabantayan niya. Para every time na may pagbabago doon, tulad ng sinabi ko kanina, may nadagdag na bagong document,
dinilit na document, ganun, in-update na document, malalaman kaagad natin kasi ini-stream niya eh. Parang binabantayan niya. And then dito, ipunta natin dun sa reference kung ano yung babantayan niya. So, dapat ang babantayan niya na Firestore reference natin, guys, is ito. Itong messages na collection natin. So, parang sinasabi mo dito sa stream builder na bantayan mo to, itong collection na messages. Kung may nagdagdag na ano dito, na document dito, dapat i-update mo rin yung UI. So, dapat ang pakita mo yung chat box niya na yun or yung chat niya na yun. So, ganun. So, ganun, i-redirect natin siya dun kung saan yung collection natin na messages. So, Firestore. So, parang ganun din, guys. Firebase Firestore, no? Tapos, that instance. Tapos, that collection. Tapos, ito. By messages. Tapos, that snapshots. Ayan, guys. So, nakukuha niya na, no? So, nakalimutan natin. Dapat magpasok din tayo ng date para alam natin kung ano yung mauuna dito. Pwede nating i-order by later on. Pero for now, ganito muna siya. So, lagyan mo natin ng comma. Para alam natin kung ano yung una niyang ipapakita. Yung latest na chat, no? Na ipapakita niya. So, dito kasi, kaya siya nagre-require. So, kailangan natin mag-require ng ano. So dapat mag-return tayo dito ng list view. Yan, list view. Pero check muna natin kung may data yung snapshot natin, kung may makukuha tayong data sa snapshot natin. So if snapshot that has data, yan. Ang pakita na natin dito yung list view, no? Pero ine-negate natin guys. Kung yung snapshot is walang data, magre-return lang tayo ng circular, yan, circular progress indicator. Yan, parang loading, guys. Pero kapag meron naman siyang data, doon na papasok yung ating list view. No? And then yung list view na yan, yung data ng snapshot yung ipapakita natin. Ayan, so return. So sabi niya, kailangan daw may always siyang i-return. Nakalimutan natin yung maglagay ng return dito. Yeah. So try natin, guys. So muna tayo dito. Control S natin. May error. Ito natin dito. Ayan. Wala natin ng semicolon. Control S natin. Ayun. So mapapansin nyo lang. Back natin. And then log in. Yun. So nag-load ka agad. No? So ibig sabihin ito, may data talaga siya. Kasi may nakuha siyang data na which is itong mga to. So try natin, guys. Yun na yung isa-substitute nating data dito, no? So ang gagawin natin is kung gaano na karami. Nakadepende na dun sa ma-fetch ng documents kung gaano karami. So nilagay tayo ng snapshot dito that data so dito na data tapos that docs that length. So hindi lang niya kasi pinapayagan gamitin to kasi baka daw mag-null tong docs. Tama ba? So, ayusin lang natin, guys. So, dapat i-declare rin natin dito, no? Kung ano yung stream builder na to. Like, para alam niya. So, isa siyang query snapshot. Okay. And so try natin, guys.
Ayan. Yan, kung mapapansin niyo no, apat yung nagpakitang messages kasi yung length na nang pinapakita niyang messages ngayon is nakadepende na dun sa ma-fetch niyang documents dito sa messages na collection natin. So ang pinakita niya dito apat kasi apat din yung nakuha niya no. Ganun. So try na nating i-substitute guys kung ano yung mga malalagay natin dito. So halimbawa ito. So ito is gamit muna tayo ng document snapshot dito. Tapos user. Oh, meron na palang user tapos snapshot data tapos docs. Tapos yung index niya. Ayan. So kunin lang natin yung caret na pinapakita niyang snapshot no. So gumamit tayo doon ng index. Okay? And then dito guys is ang ilalagay na nating name niya. So kanina, ito yung name niya. Ngayon, ang ilalagay na natin dito is a user tapos kung ano yung na-fetch natin from database. I-store natin dito no sa user. So username. Yan. And then tingnan natin ulit ano yung and sender name pala guys, sender name hindi name sender name and then message. Ito naman is message dito log yan and then control S lang natin. Yun, kung mapapansin nyo guys no meron ng ano na, may na-fetch na siya dun sa database. So kung try natin na mag-send ulit. So ito na yung ano ni stream builder no kapag may pag so parang ang ginagawa ni stream builder is binabantayan yung messages na collection tapos kapag may pagbabago doon ina-update niya kaagad yung ating UI. So, ano natin. And then so ito no guys no. So parang ang ginagawa lang ni stream builder na widget is binabantayan niya to tong messages na collection. And every time na may magdadagdag dito, ayun. So hindi lang in order guys kasi dapat naka-order by yung query natin sa Firestore para magpakita dun sa pinakababasa na yung latest na message. So yun no. So nagpapakita. Kung sakaling man i-delete natin to, itong buong collection na to. Yan, so makikita nyo, wala rin ano, nawala rin yung mga messages. So yun yung ano ni Firestore guys. Nakikita natin kaagad yung real-time na update ng bawat collections natin. No? Ano ba mag-check ulit tayo dito? Okay. So, lalagyan naman tayo dito. So, kulang lang tayo ng ano guys, ng pag-i-insert ng date. Dapat ano guys, kasali yung date doon sa pag-i-insert natin sa Firestore, no? So, update natin yun guys, yung ano natin. Kung paano natin papakita yung natin dito. So dito guys, so saan na pag-i-insert natin? Ito. Diba dito? So mag-insert tayo dito ng timestamp natin. So dapat date and tapos I think merong ano si Firestore. Kalimutan ko na. And so dapat kasali yung ano guys, yung timestamp dun sa pag-insert natin.
So, ano guys, may tanong ba tayo? May questions pa ba tayo? Or nasundan ba natin? Kung paano gumagana to? Sa FB Live po, meron pa tayong katanungan. Yan. So actually ano guys, naglagay lang tayo dito ng ano to, Firestore value siya. Yan. Pwede rin naman natin lagyan ng background, no. Yung parang ginawa natin nung sige. Lagyan natin ng background, ayusin lang natin yung buong process ng chat, no. So, okay. Yes. So kulang tayo ng date kasi para ma-order by natin siya, no. Yung ating dito. Dapat may date pa sana dito. Okay? So delete natin. And then ito si, so maglalagay na rin tayo ng image niya. Ano ba yung image niya? So hanap na rin tayo sa internet, no, para may image si naka yung user natin. Ano ba? Ari pa na. Yan. Add na lang guys si ano ba? Ito na lang. Para ito guys. Ayan. Tapos ito yung ilalagay nating image ng user natin, no. Para kapag magse-send siya ng image, meron siyang mag-fetch na. Meron tayong mag-fetch na image dito. So subukan natin guys. Ayan. Ayan. Then subukan natin dito. And then so panibagong ano ulit, no, so dinilit natin yung collection na images para mas updated na yung may papasok niyang data doon sa collection na yun. So submit natin, log in yan, then try natin mag-insert guys. Okay, so dapat dito napapalitan na ng image, no. Hindi na image ni ano. And then, dapat ang image na is user. Tapos, kita natin guys. Yan. So, sender photo. Yung key value niya, no. So, sender photo. Yan. Try natin. Yun. So yun na guys, no, meron ng image yung user natin. Yan. Pero kung walang image, siguro kung null, i-check na rin natin kung null. Kung hindi null, gamit ulit tayo ng inline if statement, no. So ganito. So, kapag null talaga siya, siguro ang image na lang niya is. Hanap tayo dito, guys. Image. Ito, pwede ito guys. License ko ito. Ito na lang guys. Yan. Pag wala siyang image, ang gagamitin ng image. Pag null. Yan. No? Okay. So, dito, para maano niya, ma-order by niya. So, parang doon din sa may PHP na I mean may SQL command dito so mag-order by tayo dito, no. So dito that order by euro date, mag-order by date tayo diyan. So order by date dito, so order by then.
kung ano yung ano guys yung document kung ano saan niya. So mayroon tayong ano no key value na date, so dito natin i-base. So descending ba true, yan try natin guys. Yeah. Ngayon, try ulit natin mag-send. Ah, okay. So, ang gagawin natin, guys, yung parang nauuna, mas nauuna dito sa taas, di ba? Para yung new message. New message. No? Yeah. Yeah. Kung mas nauuna dito sa taas, ang gagawin natin, yung sa may list view natin, guys, gawin natin siyang gawin natin siyang ano guys. Hanapin natin yung list view natin. So parang i-reverse natin to. So I think meron nata itong property na reverse. Eh. Yan. So meron nga reverse. So reverse. True. Yan. Guys. Naisin lang natin. Yan. Oops. Yun. So, mapapansin nyo, guys. Yan. Okay. So, so nakikita na yung message nyo. So, kayo yun. So, try na lang natin na ano, ibahan yung name nito. So, dapat you. Pag match yung pangalan mo, tsaka yung pangalan mo na nakalogin. Pag match yung pangalan mo na nakalogin. So, try natin dito. If user is equal to widget that user name, then dapat ang ipakita niyang name mo is you, else ito pa rin. So I hope ano guys masusundan natin. Yan no. So yun, pag chinek ko lang kung yung pangalan ba nung na-fetch natin sa database at yung pangalan nung nakalogin na user ay same, parang i-ban niya lang is you para makikita natin, no. Sundin pa ba ako? Tama ba ni? Ah, sender photo pala to. Mali. Dapat doon sa sender name. Hanapin natin yung sender name. Ayan. So dito pala, if equal siya doon sa nakalogin na name ng user, yan. Equal siya doon sa nakalogin na name ng user. Then ang ipapakita niya is you. Pero pag hindi naman, yung name nang na-fetch niya doon sa ating database. Pakita natin guys. Ayan. So alam na natin ngayon na tayo nag-chat niya, no. Kaya pag marami na yung nag-chat dito sa ating account, I mean dito sa ating group message, hindi tayo masyadong malito. Then siguro ibahan na rin natin yung kulay para alam natin kaagad na tayo yung nag-send nun. Itong kulay nito, so kapag gawin natin a color. Color yan. So kapag same condition pa rin, kapag equal sila, yung pangalan nung na-fetch natin sa database at saka yung pangalan nung nakalogin na user. Ang kulay niya is colors that siguro yellow. Pero pag hindi, that black pa rin. Yan. Yun. Ah, masyadong ano. Yung natin. Tingkat. Yan. Okay. Tapos isa last na lang guys is dapat hindi siya magsisend kapag message controller that text that trim, dapat trim pa natin para masala natin yung mga white space, no, ng oops na ano ko guys.
Ma-check natin kung dapat hindi white space, no? That length is greater than 0 yan. So may tinype talaga siya sa chat box, hindi lang space. Pwede siya mag-send. Pero pag hindi, hindi siya mag-send. Try natin, guys. So, yan. And so, nagsisend na siya, guys. No? Yan. So, mukhang okay na yung ating chat, guys. So, pwede na natin itong i-build sa APK. Tapos, pwede nating subukan, no? Para malaman natin kung yung kakayahan talaga ni Firebase. So, bago ko, ayan. So, build ko na. Habang binibuild. So, ganito lang guys. So, kapag halimbawa, okay na yung project natin. Tapos, gusto natin sigurong ipatesting sa iba yung ginawa nating APK. And pwede nating isend via messenger, email, ganun. Yung APK na yun para i-install na lang nila, no? Yung APK na ginawa natin. Pwede nyo siyang i-build dito guys. So, punta tayo dito sa build. Tapos, Flutter. Tapos, build APK. So, mamaya, pwede natin itong masubukan. So, kailangan muna natin siyempre mag-register tapos mag-set ng image natin kung anong image natin and then yung name na ipapakita, no? Dito sa ating chat. So, parang ano siya guys, group chat. And then tong code na to guys, i-upload ko na lang mamaya yung buong project or yung Dart file, no? Doon sa ating Google Classroom. So, ganun lang kasimple guys, no? Mag-build ng chat by using Firebase and Flutter. So, habang binibuild guys, may questions pa tayo? So, may questions pa tayo guys habang binibuild? Or sa may questions pa tayo sa ating FB Live? Yan. So okay na guys, no? So pag may nag-chat sa atin, makikita natin dito. In real time, makikita natin siya. So mamaya, pag na-build to, is pwede nating subukan para malaman yung ano, kakayahan ni Flutter with Firebase. Okay? Tignan lang natin guys. So, makita kung success na ba yung ating pag So pag may katanungan tayo guys, i-chat nyo lang sa ating chat box, no? Okay. So medyo may katagalan ng yung pagbibuild pero matatapos din guys. Yan, mukhang okay na guys. So makikita natin yun, no, yung na-build na APK natin doon sa anda build na widget, I mean folder dito sa build. Then, pag susundin natin to,
And so nandun siya sa build, tapos sa app, no? And then sa outputs, and then dito sa Flutter APK, and dito sa app, app release. So, outputs, tama, Flutter APK, tapos, I think itong app debug. Open natin ito sa ating explorer. Yung tingnan natin. Yan. So, dito pala app release. Yan. Yan. So, subukan natin guys, no? Pwede natin itry. Yan. Try natin. Pwede tayo mag-register guys, no? And then, makikita natin yung ating pwedeng chat doon. Parang ano siya. Yan. So, ganun guys, kapag mag-build na tayo ng ano APK natin, pwede nating yun, pwede nating i-build para kung halimbawa gusto nating ipatest sa mga tester natin or yun sa mga kaibigan natin. Yan. No, so, halimbawa, makikita ko ulit. Ayan. Tapos subukan ulit natin guys, no? So nasubukan niyo na ba guys? Na yun na. Yan. So ngayon ilalog out ko to. And try ko ulit mag-sign up ng panibago guys. And hanap lang tayo ng image dito. Image up ito. Image. And so ano. Yan. So, try natin mag-register, no, guys. Are, Sebastian Blanco at gmail.com. Tapos, pangalan ko is yan. And then, school ko, kahit huwag na yan. Image. So, ano to? Dapat meron tayong image daw. And paste ko na yung URL. Password, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? So, halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi tugma. Yan. Then, click natin sign up. Yan, so pwede na nating i-register, i-login tong si Sebastian. Sebastian, yan. Then, password niya is 6 pa rin. Click. Ayan. Ayan guys, no? So makikita natin yung chat nung mga nauna. So ano ba? Hello. Ayan. Guys. So, may tanong ba guys? About dito? Sa Firebase and Flutter? So, sino nang nakasubok pa-install tong app? Pa-type ng 1 sa chat box. Guys, kung nasubukan nyo na. Sinend ko dun sa ating chat box, no? So, pwede nating makita yung para makita natin na real-time talaga yung ano, Firestore with Flutter. So kailangan lang talaga ng ano guys, ng internet para makapag syempre kasi yung ano natin, database natin is isang cloud database. So kailangan talaga ng internet, no?
So may katanungan pa po ba tayo? Ma'am or sir? Okay guys, so may tanong ba tayo? Nasundan ba natin? Sir, nasend ko na po sa everyone. Di pa po ba natin nakikita? Wala? Di mo nakikita yung attachment? Ay.
Okay, ma'am. Sige po, i-upload ko na lang po yung kabuuan ng project sa ating, ano ma'am, sa ating Google Classroom po. So, may questions pa po ba tayo? Yeah. So kung siguro wala nang questions, Ma'am Rica. Or ba may questions po sa ibang FB Live po? And so, Sir Robert, okay na ba tayo sa discussion? Yes, ma'am. Okay na po. Okay. Ayan, so far, wala naman po tayong questions sa ating Facebook Live. How about po sa ating participants in our Zoom room? Do you have questions po? And so later on, we will be having na po our hands-on. So we hope that you'll still be here later po in the afternoon. And if you have questions, have difficulties po creating po yung inyong outputs, Sir Robert will be here po to acknowledge yung inyong mga queries. Yan for now, it's 11:59. And we'll be having our lunch break po. If you don't have questions na po, chat okay po sa ating chat box. Ayan, just so we could see po. Ayan, wag po tayong mahiyang magtanong, Sir Robert is still here po. Okay naman daw po. How about po sa ating discussion? Nakakasunod po ba tayo? Okay lang po ba yung pacing? Ayan, were we able po to, nakasunod po ba tayo doon sa mga steps na diniscuss, Mr. Robert? Okay lang naman po. Okay. Ayan, so for now po, we'll be having our lunch break and we'll resume later, 1 o'clock in the afternoon.
And we hope you're still here po because we'll be having na po our final output. Ayan, which will later on be discussed by our trainer. Alright, so since wala na po tayong questions, we can go ahead po and have our lunch break. Ayan, thank you po sa inyong mga responses and later on, attendance and evaluations will be given po this afternoon. Thank you and happy lunch po sa ating lahat. Bye. Thank you, Sir Robert. Thank you, ma'am.